Magandang gabi po sa lahat ng sumusubaybay sa programang Paathag at magtatagalog ulit kami ni Father Jai. Para sa inyo I'm po. I'm sure namimiss niyo po si Father Jairel, ha? Esquera, maraming tagahanga ngayon, Father Jairel. Okay, inaabangan ang tandem na ito. At ang paglilingkod natin sa kanila, Father Jairel, ay itong mga paulit-ulit na akusasyon. Mm-hmm. Meron tayong anim na mga akusasyon dito laban sa Catholic Church na ating sasagutin, ano? So, ito, nasagot na ng ilang beses, pero ulit-ulit pa rin tinatanong. I know na marami pa rin ayaw tumanggap ng ating paliwanag, pero ito gagawin natin, alang-alang doon sa mga kapatid natin na nais mag-aral, at saka of course yung mga open-minded. Yung willing. At medyo dagdagan pa natin ng marami pang information na hindi pa narinig ng iba, no? Sige. Of course, unahin natin yung pinaka-paborito talaga, no? Na unang akusasyon, alam mo na ito kung ano. Unang akusasyon, sumasamba ang mga Katoliko sa imahin o ribulto. Ribulto. Pero bago natin sagutin yan, panoorin po muna natin sa ang video na sinabi ng isang iglesia ni Cristo Minister po. Pakinggan po natin at panoorin. At sa Biblia po, yung pagluhod, katumbas nun, pagsambay. Ito po, babasahin ko po itong Awit 95. Ang talata po ay 6. Pakinggan po ninyo. Yung may title po na ano na tinuturo daw ng mga pari na isang bayan ng ribulto. Okay. Inuulit lang namin yung talagang sinabi po ng Iglesia Katolika sa pamamagitan ng kanilang mga pari. Sila po mismo, ang mga pari mismo, ang nagtuturo at nagsasabi na ang Iglesia Katolika sumasamba po sa larawan. Father Jairel, ayan, maliwanag na narinig mo, napanood mo. Mm-hmm. Sabi ng Iglesia ni Cristo Minister, kayo daw na mga pare ang nagtuturo na sambahin ang mga larawan. Anong reaction mo doon? Actually, no, for almost 1 year and 4 months na pari na, sa tuwing nagmimisa ako, parang masasabi ko na yung offering of the greatest prayer or the Holy Eucharist is not offered to the statues or to the statues or the images, no, in front of the altar, but rather they are adding to the faith of the faithful, no. At hindi ko tinuturo, kaya nga sinasabi ko parati pag nagmimisa ako, no, na sino ba dito yung pinunta natin, ito bang mga ribulto o yung pag-aalay natin ng banal na misa. Okay. Tapos, di ba, ilang taon kayong nag-aral, di ba? 4 years ang philosophy, 4 years ang theology. 5 years sa theology. 5 years in theology. Now, meron bang ganong, sa ganong kahabang pag-aaral, meron bang matinong pari na ituturo mo sa mga Catholics na sambahin? Wala, because the images are just sacred symbols, no? Nagre-remind lang sa atin. Mabuti na, no. Tingnan natin itong sa official talaga ng turo ng simbahan, no. At alam mo na ito sa paragraph 232 ng Catechism of the Catholic Church. Kasi pag hindi natin sinuri ng mabuti, akala natin totoo talaga yung chismis, no? Correct. Totoo talaga si Marites. Totoo talaga ang chismes tungkol dyan. Ano talaga ang official na turo ng simbahan? Kaya nga, si Archbishop Victor Bindico, yung mahal nating bispo, in-encourage talaga niya yung mga Catholics na alamin itong CCC. Napakalaking bagay ito kasi para hindi tayo madaya ng mga nagsasabi. Oh, nang kasi maraming mga paratang na hindi naman totoo eh. Oh. Ito po ang sabi ng Catechism of the Catholic Church, paragraph 232. The Christian veneration of images is not contrary to the first commandment which proscribes idols. Ayan. So, anong turo po sa Catholic Church tungkol sa mga sacred images?
Veneration po. Veneration. Ang may problema yata dito yung iba. Sa word na veneration. Hindi. Bago siguro sila pumunta na pag-aralan ng Biblia, yung simpleng English lang muna siguro. Ah, okay. Sige. The difference between veneration and worship. At saka adoration. Mm, adoration. Ayan, di ba? Kung hindi mo alam yung simpleng English pa lang, eh, paano mo malalaman yung scripture? Correct. Di ba? Correct. Now, punta natin. Meron daw silang aklat. Mm-hmm. Aklat Katoliko daw. Na ang pari daw mismo ang nagtuturo, yung nasambahin ang larawan. Yan daw ang author daw ng aklat na yon, mm-hmm, ay si Father Luis D. Amiskita. Ilang beses na itong ginagamit nila at panood, okay, po natin sa screen. Tingnan natin. Yung video po na pinakita ng isang iglesia ni Cristo Minister na meron daw aklat silang batayan. Munting aklat Katoliko. Ang pamagat po ay katisismo. Munting aklat Katoliko. Ang pamagat po ay katisismo. Ito po ay tinagalog ng paring si Luis de Amezquita. Pakinggan po ninyo ang kanyang sinasabi dito sa pahina 79 pagkatapos po at 82. Pagbangon mo sa banig, sabi, natutulog ka. Gusto kasi banig noon eh, no? Ngayon, hindi na yata uso banig eh. Pagbangon mo sa banig, agad kang manikluhod sa harap ng isang krus o isang mahal na larawan. Bakit daw? Ituloy natin. Kung maninikluhod ka sa tapat ng altar, magwika ka ng ganito, sinasamba kita. Hindi po kami may sabi. Dito po sa aklat na isinulat ng pare, ang utos, pagbangon na pagbangon mo sa banig, ni hindi ka pa daw nakapaghihilamos o nakapagmumumog. Agad ka na daw manikluhod sa isang larawan o sa isang krus. At pagka nakaluhod ka, ang sabi ng pare, sabihin mo, sinasamba kita. Oh, parang kung nakikinig ka na parang close-minded ka especially, talagang makapagsasabi ka na parang totoo yung sinasabi. parang totoo talaga. Tapos yung mga kapatid natin doon sa, maybe may mga Catholics doon, mm-hmm, na nanonood, mm-hmm, talaga na umaten, dumalo nung pamamahayag nila. Ngayon, dahil may pinakita siya, mm-hmm, aklat, kailangan alamin natin kung ano yung katotohanan doon. Oo, sige. Okay. Yun pong yung pahina daw ay makikita yung sinasabi na sinasamba kita. Kasi ako, kahit hindi ako pare, mm-hmm, hindi ako papayag at hindi ako naniniwala talaga na ituturo ng isang pare. Matinong pare. Sambahin. Kasi ako pag yan ang turo, mm-hmm, ng officially pag binago ito, no? Oh, Sunday, pag ito. Binago ito, mm-hmm, at sabihin dito na sambahin ng larawan. Ah, is ko nalayas ako sa Catholic Church. Ako rin. Now, yung, sa page 79 down, correct, at sa page 82, nung aklat na may pamagat na katisismo ni Father Luis de Amezquita. Ngayon, dyan sa may mga internet connection po, i-google po natin yung katisismo ni Father Luis de Amezquita. Pakita po natin sa screen yung ano ha, yung kung paano nila makikita yan. Ayan. So, pag nagpunta po kayo ng Google, yan, makikita po ninyo yan sa pinakataas, katisismo na pinagpalamnan ng mga pangadji at maikling, ayan, kasaysayan na dapat pag-aralan ng taong Kristiyano, tinagalog ng Padre Predicador Father Luis D. Amezquita. Ayan po. Kaya po mismo ang suriin niyo pong mabuti. Ayan po ah. Tapos pagmunta po kayo sa, yan po ay digital na kopya, mm, ng sinasabing katisismo. At pag napunta po kayo doon sa loob, meron po mga pahina doon. I-click niyo po ang page 79 at 82. At para po sa impormasyon ng lahat, kami na po ito po ah. Pakita po natin yung page 79 at page 82. Remember ha, sabi ng ministro, mm-hmm, nasa page 79 daw at 82 na sinasabi ng ni Father Luis de Mesquita na sambahin ang larawan. At larawan. Father Jay, yan po ang
page 79 at saka page 82. Meron ka bang nabasa? Na sinasamba kita? Oo, na sinasamba kita. Walang, parang kahit malabo yung mata ko, wala talaga ko makita. Kayo po na taga-subaybay ngayon sa programang Patag. Sa inyong mga screen po, basahin nyo pong maigi. Ayan. Puntahin nyo po, i-double check nyo po, i-confirm nyo po. Kung totoo yung sinabi. Oo. Ayan. Wala. Wala tayong makikita. Wala talaga eh. Now, Father Jairil, sabi nila, meron daw sinasamba. Pero nung tingnan natin, walang sinasamba. Ano nasasabi mo ron? Sabihin na lang nating parang pangluloko yung ginagawa natin, no? Yung katotohanan ay hindi natin binibigay sa ating kapwa, lalong-lalo na sa ating mga kapwa Pilipino na nakikinig doon. Ayan. So kayo na po ang bahalang magdesisyon kung sino pong nagsasabi ng totoo. Amen? Okay. Ayan. Now, puntahan natin. Ang susunod, sabi daw nitong ministro, basta ang pagluhod daw ay pagsamba. Panoorin po natin yan, sabi niya. Ang katumbas daw ng pagluhod ay pagsamba. Ito, pakinggan po natin ang video. At sa Biblia po, yung pagluhod, katumbas nun, pagsamba. Ito po, babasahin ko po itong Awit 95. Ang talata po ay 6. Pakinggan po ninyo. O magsiparito kayo, tayo'y magsisamba at magsiyukod. Tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalag sa atin. Eh yung pagluhod, katumbas pagsamba. Chapter 95 verse 6. Mamaya ipapakita ko yung Hebrew text. Sige. Kasi nakasulat doon is nestahabe. First person cohortative. Talaga, worship talaga ang doon. Pero, ito ha, sabi niya, lahat ng pagluhod. Yung paglumuhod, sumasamba. Ngayon, pakita natin ha, sa inyo mismo ito nang galing ha, sa ministro nyo ha. Okay, pakita po natin sa screen yung, ayan po. O, sa ordination po yan nila ha. Kung ayon sa ministro ng Iglesia ni Cristo, ang katumbas ng pagluhod ay pagsamba, ibig sabihin, yung mga ministro sumasamba kay Manalo. Parang di na tayo makaalis dito sa diba? Ginawa nilang libingan. Oh, ayan. Ayun ha, hindi tayo nagsabi no na correct. Ay, walang nagsabi. Ayan. So ibig bang sabihin 'yan pagsamba 'yan? Sa kanila pagsamba, sa atin hindi naman natin sinabi yun eh. At para sa atin alam natin na hindi lahat ng pagluhod ay pagsamba. Hindi natin hinatulan na sumasamba sila. Correct. Pero ipinipresent lang natin sa yung sinabi niya. Ayon sa sinabi ng ministro. Correct. Ayan. Now, papakita natin yung ginagamit nilang kasi yung isa sa pinakapangunahing argumento nila na sinasabi nila na tayo daw ng mga Katoliko, pag dininay daw natin na sumasamba tayo sa rebulto, eh paano daw yung lumuluhod yung mga Katoliko sa harap ng rebulto? Okay. Dahil binabanatan nyo kami sa scripture, okay, tingnan natin sa original text. Pagpakita, Brother Binay, yung Exodus chapter 20 verse 5 po. Sa screen. Ayan ha, sa Hebrew po yan. Okay, wala po kami ditong dalang interlinear ha. Yung Exodus chapter 20 verse 5 po, yung binulig from right to left, yan pong nalagyan ko ng red, ng pula sa itaas. Kung basahin na yan ay testahabe. Ayan. Yung nasa unahan niya, yung low, that is negative particle. Tapos, yung may binulugan ko ng green, yan is lahim. Low testahabe, lahim. Huwag kang sasamba sa kanila, ang ibig sabihin niyan. Yung binasa ng ministro, yung sa Psalm chapter 95 verse 6, Bo nestahave, o come, let us worship, ang ibig sabihin niyan. So yung kaibahan ng testahave at saka ng nestahave, yung sa testahave, yan po ay second person command. Tapos yung sa Psalm chapter 95 verse 6, that is first person cohortative. Ibig sabihin talaga, pagsamba talaga dyan. So dyan pa lang, yan, bow down talaga, which is pag-worship. Ayan. Now,
kung lahat ng pagluhod ay pagsamba, lahat ng pag-bow down ay pagsamba. Tingnan po natin yung sa Joshua chapter 7 verses 6 to 7. Ayun po ah. Now, nilagyan natin po diyan, no, yung nakalagay sa itaas ay Vayipol Alpanab at sa left ni Aaron Adonai. Nang ibig sabihin diyan, nagpatira pa si Josue sa harap ng kaban ng tipan. Alam po natin ya yung kaban ng tipan in Exodus chapter 25 verses 18 to 20. Nilagyan po ng mga imahe ng kerubin. At isa pa, diyan po sa ano ah, sa verse 7 sa ilalim, yan po ay Vayomer Yeshua Aha Adonai. Ibig sabihin, ang no, while nagdadasal si Josue or si Joshua doon sa harap ng kaban ng tipan na nagpatira pa, yung address ng kanyang prayer doon sa tunay na Diyos. Ayan. Ngayon, ang challenge, kung lahat na lang ng pagsamba, kung ang lahat na lang ng pagluhod, ito challenge natin ha. Kung ang lahat na lang ng pagpapataripa at pagluhod ay nangangahulugan ng pagsamba, diyan ba sa Joshua chapter 7 verse 6, may makikita ba kayong form kagaya nung nabasa natin sa Exodus chapter 20 verse 5 at Psalms chapter 95 verse 6? Wala. Wala tayong nabasa. Kasi yung binigbigyan niya ng pagsamba ay yung tunay na Diyos at hindi yung imahen yung kerubin. Well, doon sa Exodus chapter 20 verse 5, kasi meron yung word na testahabe doon, lo testahabe, meron siyang antecedent doon sa verse 4 na pisel. Ibig sabihin idols. Idols, no? From the verb pasan. And then sa verse 3 noon, ay meron siyang Elohim Achirim. Yung Elohim, ginagamit yun sa Diyos minsan, sa tunay na Diyos. Pero minsan, meron din sa hindi tunay na Diyos, depende sa context. Correct. Kaya lang, makikita natin doon na hindi yung tunay na Diyos dahil meron siyang adjective na Achirim. Plural ng Achir na Hebrew. Now, ayan po ha. Yung challenge po namin ni Father Jirel doon sa mga namamaratang sa amin na lahat na lang na pagluhod ay pagsamba, ayan, doon po sa tanong namin, sagutin po ninyo. Ayan. So, in short, hindi natin official na turo o tinuturo. Correct. Lalo na kayong mga pare na sambahin ang mga ribulto. Ano pang dagdag mo, Father Jai? At lalong-lalo na dito, no, sa official teaching of our church, no? Ayan. Sinasabi dito, no, na hindi talaga binibigyan, no, ng worship yung mga santo or specifically yung mga ribulto ng mga santo, but rather they are adding in the faith of the person. No? At isa pa, yamang pinakita mo ito, Father Jirel, lahat po, yung mga, kasi mahilig itong mga anti-Catholics umatake sa atin, gumagamit sila ng mga aklat Katoliko. Right. Ito po ang ano nyo. Dito po kayo maghanap ng butas. Kasi hindi binabago ng simbahan yung official teaching na nanandito. Dito po nakasulat yung official teachings namin. Kaya kung gusto ninyong mamintas, gusto ninyong sinumang humanap ng butas, dito po kayo maghanap. Correct. Huwag doon sa kung ano-anong libro. Tapos ano-anong libro, tapos iba yung binabasa. Naman doon sa loob ng, nagbigay pa ng pages. Ayan, huli tuloy. Ayan, mahiya naman sana yung kinaukulan na patuloy ninyong gamitin yung aklat na wala naman pala doon yung word na sinasamba. O, diba? O yan, nasa online yan, digital yung Makikita na natin. Walang word na sinasamba kita doon sa page 79 at saka ito. O baka meron sa ibang page. Ah, baka sa ibang page. Sige, pahalap lang. No? Sige. Pero sigurado ako, baka may mabasa nga silang sinasamba, pero hindi na yun sa larawan. For example, no, nandyan lang yung larawan, no, or yung image ng crucifixion, pero nababasa mo ba yung puso ng tao? Ayan. Kasi pag sinabi mong sumasamba siya, hindi mo naman alam pala. Alam yung isip niya. Isa, puso niya. Eh, bawal ang humatol eh. Ah, oo, bawal ang humusga. Oo, Mateo 7:1, sabi yun ng Panginoong Isos eh. Yeah. Huwag kang humatol, okay. Ayan. Pangalawa akusasyon. Ito po ah. Father Jai, inaakusahan tayo na tayong mga Katoliko daw ay sinasamba natin si Mama Mary. Ano masasabi mo doon? Sige. Siguro mas mabuti siguro yun na sasabi natin sa official tayo na aklat ng simbahan na magbabasa, no? Tingnan natin sa CCC, no? Dito sa Catechism of the Catholic Church 971 kung ano yung opisyal na tinuturo ng ating simbahan. Sige po. Sige.
Sabi dito, all generations will call me blessed. The church's devotion to the Blessed Virgin is instinct to Christian worship. The church rightly honors the Blessed Virgin with special devotion. From the most ancient times, the Blessed Virgin has been honored with the title Mother of God. Whose protection the faithful fly over dangers and needs. This very special devotion differs essentially from the adoration which is given to the incarnate Word and equally to the Father and the Holy Spirit, and greatly fosters this adoration. So klarong-klaro sa official na turo ng simbahan na tayong mga Katoliko ay nagbibigay lamang ng special devotion sa mahal na iloy o mahal ina, na no, mahal na ina ng ating Panginoong Jesus. Nabasa mo doon ang differs. Differs, yeah. Oh, yan. Kaiba. Kaiba. Hindi po ito katulad ng pagsamba, yeah, na binibigay natin sa Diyos. Sa tunay na Diyos. 'Di ba? Meron alam niyo 'yan sa seminaryo, yung tinatawag na latria, hyperbolia. Yep. Hindi siguro alam ito ng mga nang umaakusa sa atin. Kaya alamin muna natin, okay? Now, ito po mahilig kasi itong mga Protestante na mga anti-Catholics. Hindi ko nila lahat ha, kasi meron naman mga Protestants na mga open-minded. Marami tayong mga kaibigan din. Kaibigan niya. Na hindi naman umaatake sa atin. Ngayon, tanungin natin, ano ang view ng kanilang scholar mismo tungkol kay Mama Mary, ha? Sige. Ito po ha. Si, yung scholar ba nila nagsasabi na yung scholar ba nila nag bumibigay din ng ano ng respeto kagaya ng respeto na ginagawa natin. Ito po, pakita po natin sa screen yung statement mula sa biblical commentary ng isang kilala at iginagalang na Protestant biblical scholar na si Dr. Darrell Bach. Ito po, pakita po natin sa screen. Ayan po ha. Ano sabi niya, Father Jai, sa kanyang aklat na The IBP New Testament Commentary? She should be honored for her model of faithfulness and openness to serve God, but does not mean she is to be worshipped. Ayan. Klarong-klaro. Dapat, e ano? Model of faithfulness to be honored. Ayan ha. Born again yan na scholar ha. Protestant biblical scholar. Oh, yan, sabi po niya. At alam niya, yan, hindi din natin sinasamba, di ba? Correct. At klarong-klaro sa kanya mismo na hindi sinasamba ang mahal na ina. Ayan. Pero kailangan, bigyan siya ng talaga ng honor. Ayan. Hindi okay. Pananalampalataya, pero yung honor. Yung kahit nga sa paaralan, di ba, binibigyan tayo ng honor. How much more in our spiritual needs? Ayan. Di ba? Ayan, scholar na yan, ha? Diba, sa doon sa mga ano mga apektado sa atake ng mga Protestant na mga Protestanting anti-Catholic, kanino kayo maniniwala, doon sa scholar nila o sa kanila na hindi naman mga scholars? Ayan po, may nagpapascholar lang. Ayan po, another one. Alam mo, merong isang magandang translation na inalabas yung mga Protestant scholars. Sige, tingnan natin. Ito po ah, Luke chapter 1 verse 28 ng New Life Version. Ayan po ah, Protestant translation yan. Ano sabi, Father Jai? The angel came to her and said, "You are honored very much. You are favored woman. The Lord is with you. You are chosen from among many women." Ayan, sabi ah, "You are honored very much." Biblical support sa hyperdulia. Correct. Ayan ha, New Life Version. Protestant translation yan ha. Ayan. Hindi na yan sa Katolikong translation hindi, ha. Hindi translation yun ng Katoliko. Ayan. O, ibig bang sabihin, pagsambayan? Hindi. O, kung yung argumento na pag sinabing veneration or in-honored natin ng mataas ay sinasamba na, ibig sabihin, nagkamali itong translation na ito. Oh. Ayan. Questionin niyo ang mga scholars ang nito. Ang scholar nito, no? Oh, ayan. Ayan, oh. Oh, ayan. Oh, isa pa, Father Jai. Alang, yung paninindigan pala nila, kung bakit hindi daw dapat sambahin si Mama Mary. Kasi hindi naman daw tinawag si Mama Mary ng kanyang anak na mama or mother or nanay. Kasi yung mababasa daw sa John chapter
2 verse 4 doon sa babae. Wedding sa Cana. Mm. Babae. Babae, oh. Ayan. But ang tanong, alam ba nila yung context at yung history kung bakit babae yung sinasabi ni Kristo? Ang problema kasi ito, ha, nagbasa lang na Biblia, in-apply yan sa Pilipino. Ng view ng Filipino. Ng Pinoy. Kasi nga, dito naman sa atin, oh, sa Pilipinas, oh, diba, pag sabi, may, babae ka, oh, parang bastos, oh, diba? Oh. Humingi ka ng, ano, humingi ka ng baon sa mama mo, sasabihin mo, hoy, babae, bigyan mo ko ng baon. Oo, yan. Parang kabastusan yan. Disrespectful yan. Correct, eh. Correct. Pero, yan ang problema. Very danger na nagbasa tayo ng Biblia, hindi natin tinignan kung ano inalam o anong kultura ng mga nandun at ng mga tao dyan. Okay. Ayan. Kaya kailangan pag-aralan din naman ang letter, hindi naman ang literary context, pati ang historical context. Hindi lang literapulrit. Kundi yung context, yung historical context. No? Ito po, ha, at ang culture. Meron po akong dala dito na Nestle Alan, NA28, regalo sa akin ni Father Chris Di Assis. Oo. Meron kasi akong UBS, yung United Bible Society, ng Greek din. Pero mas maganda ito kasi ito ang critical edition, eh. Ah, okay. Ng Greek, eh. So, hindi po ito interlinear, ha? Hindi po kami nag-realize interlinear. Ito po, babasahin ko po sa, ano, dito po sa, ano, sa John chapter 2 verse 3. Kasi ganito po ang sabi ng ano, ng ni Mother Mary kay Jesus. Doon sa kasal sa Cana, sabi dito, ang sabi dito ni Mama Mary, oinon ok ekosen. They have no wine. Oh, kasi naubusan sila ng vino. Oh. Ngayon, ang sagot ng Panginoong Hesus sa Greek din sa verse 4, te imoy kaisoy gunay. Anong ibig sabihin nun? Woman, what concern is that to me and to you? Mm. Ayan. Ngayon, ginamit ganito yung Greek word na gunay, nang ibig na isnalin na woman. Woman. Now, alamin natin sa mga eksperto mismo sa wikang Griego kung ano kaya, ang gunay. Kaya kailangan natin balikan ang Hebrew at saka ng Greek. Kasi malalaman natin kung ano yung text. Hindi ibig sabihin, kasi yung paninindigan iba, hindi na kailangan ng Hebrew at saka ng Greek kasi naisalin na yung Biblia sa mga wikang maiintindihan natin. Pero importante po kasi, ito po isa sa mga passages na pwede tayong maligaw pag hindi natin nilalaman talaga ang original text. At ano talaga ang ibig sabihin ng salitang yun. Punong kahulugan. Tingnan natin, kumpara sa iba kabastusan at walang paggalang yun, tingnan natin ang ibig sabihin ng Greek word na gunay. Ito po, ha, sa the Complete Word Study Dictionary, New Testament, isinulat po ito ng Protestant biblical scholar na dalubhasa sa Greek. Hindi ito Katoliko, okay. Baka kasi sabihin ng iba, bias tayo. Dito pa sa pahina 386 po. Ah, ito po ang definition ng, at ginamit din po dito yung Matthew chapter 15 verse 28 kung saan ginamit ng Panginoong Hesus yung word na gunay din, gunay, woman. Woman. Kaya lang dito po may article, ah. Sabi dito, in the vocative who gunai as an address expressive of kindness or respect. Ano ibig pong sabihin ng gunay? May ano, pagrespeto. Ayan. Hindi, may pagmamahal at pagrespeto. Ayan po, ha. Sino pong paniniwalaan natin? Yung pong mga ninira na hindi ginalang ng Panginoon sa kanyang nanay o itong eksperto sa Greek? Yung mga Marisol ba or Marites lang yung pakinggan natin o yung katotohanan? Ayan po, ha. So, magsuri po tayo. Ay, tinatawag po namin si Mama Mary na Mama Mary dahil po kailangan talagang ibigay ang respeto, na respeto sa kanya. At bago mamatay or mawalan ng hininga si Kristo sa krus, no? Binigay niya sa atin kay John. Through John, si John yung representation ng whole humanity, not only John, 27, no? Diba? Ayan, kaya nga tinatawag nating ina din natin siya. Ayan. Amen. So hindi lang yun para ka diyan, kundi representative po para lang sa lahat. Kasi 'di ba yung Juan na pangalan ay ibig sabihin beloved. Oo. Mahal. So yung ibig sabihin binigay sa atin ng Panginoong Hesukristo ang kanyang ina dahil mahal niya tayong lahat. Ayan. Ito sa pa yung sa 1 Timothy chapter 5 verses 1 to 2, yung sulat ni Apostle Paul kay Timothy. Makikita mo doon na tinuturuan tayo na yung mga
babae na may edad na, dapat ituring yun na parang ina. Ina, yeah. Yep. Kung yung ngang mga ibang mga babae ay binibigyan natin, no, ng pagpahalaga. Dapat na respeto, parang ituring mo na, na parang ina. Na. Si Mama Mary pa. How much, yes, how much more na ina ng Panginoong Hesukristo natin, di ba? Ang para ang labas nito doon sa mga naniniwala na nagbabasa ng Biblia na hindi sila naniniwala, kinukontra nyo talaga ang Biblia. Correct. At hindi lang kinukontra ang Biblia, kinukontra nyo yung mismong anak ng ina. Ayan, oo, yan po. Okay, punta tayo sa pangatlong ano po ha. I hope na nakatulong na po yan sa inyo yung pangalawang sagot namin ni Father Jirel sa against doon sa mga una at pangalawang akusasyon. At hindi lang haka-haka yung pagsagot natin dyan sa mga akusasyon yan. Oo. Sa official teaching mismo ng simbahan natin kinukuha yan. Ayan. Okay. At yung binabasa natin, Biblia yun ha? Hebrew. Oh, Hebrew. Baka kasi sabihin nila hindi yun Bible eh. Correct. Kasi na ano ko, na one time nung gumamit kasi ako ng Hebrew at saka ng Greek Bible, may nagreklamo. Bakit? Mr. Cartujano, magbasa ka ng Biblia. Eh bakit yung, ano ba yung original text ng Biblia? Hindi, parang matatawa ako eh. Ito ba Hebrew at saka Bible? Hebrew Bible at saka Greek, hindi ba ito Bible? Bible na rin. Parang original na, text parang pa. Parang nagtataka ako, yung Bible lang para sa kanila, yung English. Ah, yung translated lang. Oo. Oo, yan. Oo, kaya ngayon i-introduce natin, nito kung gusto mo talaga yung Bible na totoo. Ito ha. Ito yung pag-aralan. Ito challenge natin ha, bago tayo mag-proceed sa pangatlong tatlo. Ano. Sabi ng iba, sola scriptura. Oo. Ibig sabihin ng sola scriptura. Ah, Bible alone. Oh, scripture alone. Oh, scripture alone. Ayun. Pag ito dito ha, dito sa Pilipinas ha. Maraming nagsasabi na dapat Bible lang daw. Bible alone. Sige. Pero nung gamitan mo ng Hebrew at saka ayaw nila, allergy sila. Mo sila. So, pag ang paninindigan mo ay scripture alone or Bible alone, tapos allergy ka dito sa Hebrew at saka sa Greek, hindi yan scripture alone. Hindi. Translation so, alone. Correct. Oo. Si Martin Luther, by the way, di ba yan ang father of Protestantism? Yan yung nag-introduce ng ano eh, ng sola scriptura. Yeah, tama. Ngayon, si Martin Luther may karapatan na mag-claim na sola scriptura siya. Bakit? Kasi nag-aral kasi siya. Kasi may knowledge siya ng Hebrew at saka ng Greek. Pero kung ikaw magki-claim ka ng Bible alone, ng scripture alone na hindi ka naman gusto ng ayaw mo naman ng Hebrew. Allergy ka diyan. Tapos hindi ka marunong magbasa nito. hindi ka scripture alone. Translation alone. Ah, ayan. At kung King James lang ang ano, basihan mo. Hindi yan scripture. Correct. Translation alone ka. At challenge natin sa kanila, no, kung tutuog na sula scriptura sila tapos pag-aralan nila dyan at hindi pa sila mahimasmasan, no, sa kung ano yung sinasabi nila, parang naligaw na talaga sila. Kasi ito po ah, yung iba ngayon kasi nakabasa lang ng translation, nakamemorize lang ng mga 30 verses, to 100 verses pa, feeling Bible scholar na talaga. Tapos yan ang okay naman sana nagbabasa tayo. Kaya lang problema, yung iba nakabasa lang ng ilang talata. At parang yung Catholic. Parang alam ng lahat. Oh, ayan. Parang nasayo na ang lahat. Parang ano yan, ang kanta yan. Ayan, okay. Punta tayo sa pangatlong ano, akusasyon. Akusasyon. Sige. Yung isa sa mga hindi ko alam kung matatawa ako dito o maawa sa mga nagsasabi, pero until now itong paratang sa atin eh. Yung mga Katoliko daw, Father Jai, hindi nagbabasa ng Biblia. At saka walang alam sa Biblia. Anong pan mo doon? Ano ang reaction mo doon? Simple lang yung sagot ko. Paano mo nasabi? Nakita mo ba? Kasama mo ba na nagbabasa ng Biblia or kilala mo ba? At ano ba ang ibig sabihin ng tanong mo na ikaw na ang nakakaalam ng lahat? Alam mo ba yung kung anong ginagawa ng kapwa mo? So, hindi mo alam ang pamumuhay ng lahat ng Pilipino, no? Lalong-lalo na sa kontekstong Pinoy, no? Baka nagbabasa ng Biblia pero hindi mo nakita. That is why, no? Dapat huwag tayong humusga. Oh, for example, si Brother Dwayne, Katoliko, 'di ba? Nagbabasa ka. Katoliko. Hindi ako pare. Oh, pero nagbabasa ka ng Biblia. Oh, mamaya may babasahin na ako, hindi lang Tagalog. 'Di ba? Babasahin ko talaga 'yung totoong Biblia. Oh, 'di ba? Hindi 'yung ano. Hindi lang 'yung translation. Oo. Isa pa,
yung paratang na hindi daw, isa pa doon, no, maliban nun sa inaakusan tayo na hindi tayo nagbabasa ng Biblia, walang alam tayo sa Biblia, isa pa yung ipinagbabawal daw ng Katoliko na magbasa tayo ng Biblia. Hindi. Actually, ini-encourage ka namin, no? Ito ha, dito ulit. Dito tayo sa official ulit. Okay. Official tayo dito ulit. Dito po sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 111 po. Ito pa, basahin po natin ha. Para official na talaga. Oh. Tingnan natin po kung totoo po yung paratang na hindi tayo pinapabasa ng Biblia. Ito po ha. Ito sabi ng ng CCC. Sacred Scripture must be read and interpreted in the light of the same Spirit by whom it was written. Ano pong ibig sabihin ng Sacred Scripture must be read? Basahin ang Biblia. O yan. O, hindi ba tinuturo? Tinuturo ng simbahan. O, yan. Marites. Fake news. Kasi may nagsusulsul. Ayan. Pero ang dinidiscourage, hindi po ipinagbabawal sa atin na magbasa ng Biblia. Ang ipinagbabawal... Ang personal interpretation. Okay. Dito po sa... dito po sa paragraph 86, ito pong reminder sa atin, ha? Ikaw na po, Father Jai, ang magbasa. I think paragraph 85 and paragraph 86 po. Okay, para mas klaro. Okay. Sige. CCC 85. The task of giving an authentic interpretation of the Word of God, whether it is written form or in the form of tradition, has been entrusted to the living teaching office of the Church alone. Its authority in this matter is exercised in the name of Jesus Christ. This means that the task of interpretation has been entrusted to the bishops in communion with the successor of Peter, the Bishop of Rome. Sa 86 po tayo. Yet this magisterium is not superior to the Word of God, but its servant. Its teaches only that has been handed onto it at the divine command and with the help of the Holy Spirit. It listens to this, devoutly guards it with dedication, and expounds it faithfully. All that is proposed for beliefs as being divinely revealed is drawn from the single deposit of faith. Ayan. So kung may masusunod po natin ang talakayan namin dito ni Father Jai, yung sa paragraph 111, ang scripture must be read. Tinuturuan tayo na dapat magbasa tayo. Pero wag tayo makalimot na yung na-guide tayo ng church. Ng church, na tama. Yung discourage, hindi yung pagbasa. Hindi. Kundi yung private interpretation. Private or personal interpretation. Ayan po. Ito po, sasagutin po natin. Totoo bang walang alam ang Catholic Church sa Bible? Kasi pag sinabi mong Catholic Church, hindi aminado tayo na hindi lahat ng Katoliko nagbabasa ng Biblia. Pero talaga hindi nagbabasa. Kahit naman doon sa mga Protestant community, hindi naman lahat. Hindi naman lahat ng Protestant nagbabasa eh. Kaya dapat wag mag-akusa na nila lahat. Oo. Ayan. Ngayon, sasagutin natin ha. Ito. Sa Vatican Library, meron tayong 75,000 manuscripts. Okay. Ha? Including yung mga ancient Greek manuscripts, andun yung Vaticanus. Codex Vaticanus na mas matanda pa ng konti kaysa sa Codex Sinaiticus. And then meron tayong Papyrus 75 nandun din. Ayan ha, ginagamit yan sa textual criticism. Pakita po natin sa screen, Brother Benny, yung courses po sa Biblicom. Ayan, titingnan nyo po ha. Yan ang itinuturo doon sa mga nag-aaral. Ng mga future scholars. Ito yan, tingnan nyo po ha. Philological section. Ayan po ha. Kita nyo po ha. Yan ba ang walang alam sa Biblia? O baka... Kung wala kang alam sa Biblia, hindi mo, paano mo maituturo yung textual criticism, ang Biblical Hebrew, Biblical Aramaic, yang mga Akkadian, Targumic, Aramaic, Syriac, napakahirap pa naman ang grammar niyan. Hindi kasi alam niyo, ah? Kasi ni-relate lang nila sa translation. Yan. Yan. So parang nalulungkot ako pag minamamarat. Kaya lang nating sagutin. Kasi merong mga mahina, mga mahina. Tayong naniniwala doon eh. Na ganyan. Ayan po. Okay.
Now, ito pa ha. Kung alam, walang alam ang Catholic Church sa Biblia, eh bakit tayo nakapagsali ng, ng iba't ibang verses? Correct. Meron tayong New American Bible Revised Edition, Edition. Maliban dun sa Douay Rheims, no? Meron tayong Jerusalem Bible. Bible. Ayan. Yung paratang na hindi ka nagbabasa ng Biblia, paano mo masasalin kung unang-una hindi mo binabasa? Correct. Paano mo matatranslate kung hindi mo binabasa? Di ba? Tapos, alam nyo ba na hindi madaling mag-translate? Correct. Kaya nga si Saint, yung sa tapas na patron, Jerome. Saint Jerome, di ba? Hindi talaga ma-ano, hindi talaga madali. Ay, example ito ha. Yung Hebrew para sa iba, mas mahirap yun kumpara sa Biblical Greek. Pero pag alam mo yung dalawang languages, although mas parang yung sa una, mas mahirap yung yung Hebrew pagbasahin. Pero pagdating sa grammar, maraming mga nag-aral ng Biblical languages na mas matindi yung grammar ng Greek. Ayan. Correct. Pag inasalin mo yun, kasi highly inflected language ang Greek eh. Ayan. Isang mali mo lang, mali na lahat yung meaning eh. At kahit yung ano, yung interlinear na ginagamit palagi ng iba, hindi yun sapat eh. Correct. Nakakatulong somehow, pero hindi yun sapat. Hindi yun, yung kabuuan. Ito ngayon sa Pilipinas, eh, gumamit lang ng lexicon, gumamit lang ng interlinear. Parang alam na lahat. Alam na lahat, oo. Ayan. Ngayon, patunayan natin. Hindi ba kami nag hindi ba ang Katoliko ba walang alam. Hindi ba nagbabasa ng Biblia ito? Oh, Katoliko ito, ka rin eh. Biblia Hebraica Stuttgart Cartin, siya wala po itong kwan ha, wala po itong interlinear ha. Ito totoong talagang translation. Oh, babasahin ko ito, ito. Genesis chapter 1 verses 1 to 2 ito po at may kahit paano mayroon akong kunting kalaman. Ito po. From right to left. Bereshit bara Elohim et hashamayim vi et haaretz. Ito po ha, meron pong sekta kasi. Kasi sabi ko nga pag yung Elohim ginagamit 'yun sa tunay na Diyos, ginagamit din sa hindi tunay na Diyos, depende sa context. Yung panindigan ng isang religion, meron ako kasing narinig. Pag hindi mo raw mabasa yung word na Elohim emet. Ibig sabihin ng emet is tunay. Pag sinalin yun ng Elohim emet is tunay na Diyos, hindi daw tunay na Diyos yun. Ito yung nagpapakita na walang alam talaga. Correct. Kasi pag nakita mo dito, wala namang emet dito eh. Pero ito'y tunay na Diyos kasi meron ditong third person masculine singular, yung bara. Ibig sabihin, ito ay tumutukoy sa tunay na Diyos. In the beginning, God created the heavens and the earth. Ayan. Tapos meron ditong inisa-isa mo ito, Bereshit, in the beginning, Bara Elohim, God created, tapos, Hashamayim, the heavens, yung Ha is definite article, tapos meron itong word na it, dalawang beses binanggit yung it, tapos yung it sa V-it, yan ay direct object marker. Walang katumbas kasi sa English yun eh. Ayan, pero alam natin, ha? O, ito sa pangalawang ano, sa verse 2. Beha'aretz hayita tuhu babuhu. Behoshek alpinitihum verua Elohim. Ayan. Ito, paintindi ko yung mga isa kasi sa mga matakis natin na wala tayong alam sa Biblia, yung mga kapatid natin, mga Jehovah's Witnesses. Ayan, ito. Sasagutin ko na nga. With love. With love. Okay. Yung word ito na verua Elohim, hindi mo ito maisasalin na God's active force. Kasi sinalin nila sa kanilang New World Translation na God's active force. Eh yung ruwa kasi dito, dalawang, yung veruwa Elohim, ruwa Elohim dito, eh pwede mong isalin siya na Spirit of God or Wind from God. Hindi mo siya pwedeng isalin God's active force kasi wala kang mababasang lexicon or reliable Hebrew dictionaries na ang ruwa ay pwede mong isaling God's active force. Kasi sinali nilang active force kasi hindi sila naniniwala na person yung Holy Spirit. Kaya yan ang kanilang reason kung bakit nila hindi nila pwedeng matanggap na Spirit of God ang nakalugod. Pero yun ang nakasulat sa Hebrew eh. Correct. At hindi dapat yan baguhin. Ayan. Oh, now ha, napatunayan namin nagbabasa kami ng Biblia. Itong tunay na Biblia.
Ayan, pakita natin sa screen para... Wala po yung interlinear, ha? Baka kasi sabihin ng iba, merong interlinear. Kasi merong nababasa dyan. Akala mo na may merong manuscript, pero may interlinear na gamit. Ito, walang interlinear. Eh. Nagbabasa kami dito ng Hebrew at saka Greek. Eh, pero sa awa ng Diyos yan, ha? Sa hindi atin yan, pero... Ito, kailangan na nating sumagot. Kasi yung pinaparatangan tayo na wala tayong alam sa Biblia, at hindi tayo nagbabasa ng Biblia. Correct. Ito, tutunay na Biblia ang binabasa natin. At least ikaw bilang Katoliko, hindi pare, ha? Pero pare. Katoliko, nagbabasa. Eh, mas lalo ka na, ako isang ordinaryong membro ng Catholic Church na ano na nagsisikap. Nagsisikap kahit na kunti lang ang nalalaman. Okay. Sa awa ng Diyos ay nakakatulong somehow. At somehow siguro nakatulong na 'yon sa ating mga takapakinig, no, sa lahat ng maabot nitong ating programa. Mm-hmm. Okay. Okay, apuntahan natin yung pang-apat na ano na tanong tapos mag-ano tayo, no? Mag-break muna tayo. Mag-break tayo tapos basahin natin dito yung mga shoutouts. Yung pang-apat na ano, pang-apat po na pang-apat na akusasyon. Panoorin po natin yung paratang ng ano ng Iglesia ni Cristo Minister. Parang sila palagi yung namamaratang. Na yung ano daw, yung cross daw. Eh, lalo na yung sign of the cross natin. Uh-huh. Yun daw ay ang katuparan ng 666 sa Book of Revelation. Ibig sabihin, mark ng demonyo. Ng demonyo talaga yun. Okay. Paano rin po natin sa it a good sign? Yes or no? We turn back again to the answer of the Bible. Revelation 14 this time, verses 9, 10, and 11. Then a third angel followed them, saying with a loud voice, if anyone worships the beast and his image and receives his mark on his forehead or on his hand, he himself shall also drink of the wine of the wrath of God, which is poured out full strength into the cup of his indignation. He shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. And the smoke of their torment ascends forever and ever. And they have no rest day or night who worship the beast and his image and whoever receives the mark of his name. Dear friends, is it a good sign? Should we all be identifying ourselves as a member of the Roman Catholic Church by placing that symbol on our forehead, using our right hand to make that sign of the cross that identifies a person as Catholic? I see Jesus. Yan. Yung personal na interpretasyon niya, yung nangibabaw dun sa binabasa niya. Oo, diba? Ngayon, actually, napanood ko ang video, ang full video niya. Mm. Binasa niya yung Revelation chapter 13, verses 16 to 18, and then kinonek niya yung Revelation 14. Mm-hmm. Kasi nga, sabi doon, yung may tanda ng, ano, ng hayop, yung Mark of the Beast, eh merong tatak sa kanang kamay at saka sa noo. So sabi yung panindigan niya kasi daw yung sa mag-sign of the cross tayo kanang kamay and then pupunta ng noo. Eh sige ko yung literal natin eh saan yung sa dalawa sa ano sa dito sa dalawang oo balikas sa lugar oo. Wala. At saka sabi doon bago natin puntahan yung mga references ah. Sabi doon hindi ka makakabili or hindi ka makakabenta ang sinuman o sinumang tao kung wala siyang tatak ng hayop. Hindi naman tayo nagbibenta. Hindi, ito. Maraming nagsasign of the cross dyan, di ba? Mm-hmm. Yun bang, halimbawa, yung mga kapatid natin, mga Protestant, hindi nagsasign of the cross. Ang tanong, meron bang mga Protestant na mga brothers and sisters na nakakabili pa rin sa mga mall at sa mga grocery stores. Antan na. Oo. Yan. Eh, bakit? Oo, ngayon. Sundan na natin ng kanilang mababaw na argumento. Kung yung sign of the cross nga, yung mark of the beast nga ay sign of the cross, na hindi ka pwedeng bumili o magbenta kung wala kang sign na ganyan, mark na ganyan,
edi sana hindi na nakabili, nakakabili o nakakabinta itong mga Protestant brothers and sisters natin. Hindi, naalala ko lang. So, pag bumili ka, mag-sign of the cross ka. Parang hindi naman natin ay kinaga. Parang sa panalangin at saka pag mimisa lang naman natin yung ginagawa. So, literal talaga kasi yung translation, kaya natawa ko eh. Dito pala sa province of Capes, imagine hindi kaya magkakaroon ng malaking kaguluhan dito kung hindi pwedeng bumili ang mga kapatid natin, mga hindi Katoliko diyan sa Injap, diyan sa Robinson, sa SM, kasi wala, hindi sila nagsasign ng diba? Sorry mo talaga. Diba? Pumasok lang kasi sa isip ko eh. Paano na lang kung hindi nagsasign of the cross? Hindi na sila makakabili. Imagine, diba? Marami, magkakagulo dito pala sa province of Capes. So much more sa buong bansa ng Pilipinas na ipagbabawal yung, kung susundan natin ang argumento. Oh, kasi 2.2% lang yung hindi Katoliko dito sa Pilipinas. Eh, saan kaya sila bibili? O, hindi ka makakapagbili. O, hindi. O, naniniwala ka ba na may mga kapatid tayong mga ibang sekta na meron ding mga maliliit na mga grocery stores, meron ding mga ayan, mga meron, tawag din natin ito, yung mga tindahan, stalls, mga stalls. Changge, kung baga sa ito. Diba? O, ibig sabihin, hindi rin sila, wala silang karapatang magtinda kasi hindi sila nagsasend of the cross eh. Kung susundan natin yung mababaw na argumento, yung ideas. Ito po, tingnan po natin ah. Ito po sa aklat na isinulat ng isang kilala at ginagalang na Protestant Biblical Scholar, si Bruce Metzger. Marami, meron pa akong ibang mga commentaries. Pero pinili ko ito kasi ito yung pinaka-trusted na scholar. Kahit yung Iglesia ni Cristo, ginagamit natin. Yan. Ngayon, dito sa pages 76 to 78, si Father Jared pa rin ang magbabasa. Tingnan natin kung sino ba talaga, or sign of the, dito ba involve yung sign of the cross? Or hindi. Or hindi. Sino po ang itinutukoy na katuparan nitong tinatawag na mark of the beast? Ito po. Saan? Ilan? Okay. Mapunta dito. Okay. Sa page 76 ng Breaking the Code, no? Understanding the Book of Revelation by Bruce M. Metzger. Metzger, okay? Number 76, no? The details of John's vision are symbolic. Does the mark on the right hand or the forehead is meant figuratively those who conform to the demands of the state are given means to identify themselves so that they can claim that benefits due to them. The famous number of the beast is mentioned at the end of the chapter 13. The number 666 is in the first place a symbol of the greatest imperfection, for it is the sacred number 7 less 1 repeated thrice. John says that it is a human number. That is, it is the number of a person's name. Now, in the book of Greek and the Hebrew alphabets, the letters also served as numerals, and it was a well-known technique to add up the letters that comprise a proper name. If we did that in English, the number of a girl named Ada would be 6. That is, A is the first letter of the alphabet and D is the fourth letter, and consequently the numerical equivalent of Ada is 1 + 4 + 1 = 6. Who is this satanic beast symbolized by the number 666? Over the centuries, a very great deal of ingenuity has been expended in attempting to answer this question. A further complication arises from the fact that some ancient manuscripts of the Book of Revelation give the number as 616 instead of 666. Among the names and titles that have been proposed to solve the cryptogram, the most probable candidate is the Emperor Nero. If we add the numeral values in the Hebrew spelling
of the name Nero Caesar, we obtain 666. On the other hand, since this name can equally be spelled without the last N, if we omit the final N, the total will be 616. Okay. Ito, muna, tingnan muna natin ba, Father Jai. Anong sabi dito ni Bros Metzger? Figurative daw. Figurative, oo. Ano yung ginawa ng ministro? Ginawa niyang? Literal yung pag-interpret niya. Oo. Ayan. Diyan pa lang, huli na. Oo. At tapos, meron ba ditong involved na sign of the cross or wala, cross? Wala. Sinong pinag-uusapan dito? A specific name ng isang tao. Ayan. Which is yung emperor na maraming pinatay na mga sumulunod ng ating Panginoon. Ayan, itong challenge natin na. Challenge po natin sa mga kapatid or mga kaibigan natin ng Iglesia ni Cristo. Sagutin niyo po sa inyong programa, magpakita po kayo ng mga biblical commentaries ng mga scholars, ha? Correct. Reliable biblical scholars, maging sa panig ng mga Protestante, na ipakita niyo na itong Revelation chapter 13 verses 16 to 18 ay tumatalakay tungkol sa cross. Kasi kung wala kayong mapapakita, ay si Jesus yung ginagawa niyo. Personal and private interpretation. Kasi halos lahat ng mga biblical commentaries, yung mga exegetical commentaries, si Nero Caesar kasi. Correct. Kasi marami siyang pinatay na tagasunod ng ating Panginoon. Ang layo na ikapit natin ito sa cross. Okay, ito pa po, Father Jai, itong para maliwanag doon sa chapter 14 na nila ito yung may tanda. Sa same na libro pa rin, no? Number 78, page 78. Okay. This passage gives offense to some modern readers of Revelation. Certainly, it sounds terrible, vindictive, and gruesome. But the first thing to do is to consider the symbolic language used here. Fire and brimstone are traditional symbols of the fate of those who persistently reject God. Brimstone is an old English term for sulfur, which is not only difficult to extinguish, but also burns with peculiarly acrid and noxious fumes. Since elsewhere in the book of Revelation, the author uses metaphors and symbolic language, it would be quite unfair to take him literally here. Now, throughout Revelation, we have seen that if people persist in living contrary to the structure of God's universe, they must suffer. Ayan. Okay. Ginagawa ng iba na literal . Ayan, no? Ayan, hindi literal . Tib lang, hindi siya literal. Ayan. Diba? O ito po, pagkatapos basahin ni Father Jairel yung commentary ng isang kilalang Protestant Biblical Scholar, babasahin ko po itong sinasabi ng libro na Exegetical Fallacies na isinulat ng isang kilalang Protestant Biblical Scholar na si D.A. Carson. At ito po ang sa pahina 141. Ito po ang kanyang isa sa mga mali na ginagawa ng iba pag nagbasa ng Biblia. Mm-hmm. Kaya yung pagbabasa ng Biblia, hindi enough . Correct. Kailangan ng guidance. Ito po. Sabi dito sa page 141, it is quite common to find interpretations that mistake the literal for the figurative or vice versa. Correct. Ito po. The theology of some cults. May nalala ka? Depends on such misreadings. May nalala ka? Ito ang Protestant Biblical Scholar ang nagsabi nito. Anong ginagawa po ng mga cults? Iniiba nila yung figurative, ginagawa nilang literal interpretation. Yung literal, ginagawa nilang figurative. Ayan, hindi na tayo natataka. Yun pala ay totoo nga pala. At hindi Katoliko yung nagsabi niya na. Oo. Pag sinabi natin cults, ano ibig sabihin nun? Kulto. Wala pa tayong binabanggit dito. Wala tayong binabanggit, ha? Wala. Friends tayo dito, ha? Wala tayong binabanggit dito. Basta, yeah, alam natin na isa pala sa ginagawa ng mga kulto ay ang binabago. Binabago yung ibig sabihin ay si Jesus, yung literal ginagawang figurative, yung figurative ginagawang literal. Kaya tinalakay po ni D.A. Carson sa kanyang aklat na Exegetical Fallacies. Napaka-importante po ito. Sa lahat po ng mga seryosong
nag-aaral ng banal ng kasulatan, ito po, magkaroon po kayo ng kopya nito para hindi po tayo malagaw. At Protestante ka man, Katoliko ka man, kailangan dapat po ninyo pag-aralan. Okay po. Okay, tapos may additional ako kasi kung sa kanila, yung sign of the cross is a demonic symbol, no? But for us, no, kung meron kayong diyang Biblia, no, paki-check na lang po if tama yung binabasa ni Father Jai o hindi, no? Sa sulat ni San Pablo, no, 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Mm-hmm. Sapagkat ang salita ng cross ay kamang mangan sa kanila na nangapanghamak, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaligtas. Kung sabi diyan, ang cross ay kapangyarihan ng Diyos at kung ang yung cross ay sa demonyo, ibig sabihin parang pinapalabas mo na yung Diyos at saka yung demonyo ay isa lang. Ano labas nun? O ito po ha, meron pa tayong pagpakita. Kasi sabi doon sa sabi niya dito eh, pakita po nga natin yung video. Pakita po natin ulit yung video na sinasabi ng ministro. Is it a good sign? Yes or no? We turn back again to the answer of the Bible, Revelation 14 this time, verses 9, 10, and 11. Then a third angel followed them, saying with a loud voice, if anyone worships the beast and his image and receives his mark on his forehead or on his hand, he himself shall also drink of the wine of the wrath of God, which is poured out full strength into the cup of his indignation. He shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. And the smoke of their torment ascends forever and ever. And they have no rest day or night who worship the beast and his image, and whoever receives the mark of his name. Dear friends, is it a good sign? Should we all be identifying ourselves as a member of the Roman Catholic Church by placing that symbol on our forehead, using our right hand to make that sign of the cross that identifies a person as Catholic? Inaction na pa talaga na yung dito sa forehead. Oo, yung paglalagay daw ng cross dito. Pakita po natin yung tab, no? Pakita po natin sa screen na. Okay. Pakita po natin sa screen na. Ayan. Ito malaliman na pag-aaral to, ah. Ayan. Hmm. Pakita po natin sa screen. Nilagyan ko po ng ano, ah. Okay. Napag-aralan ko 'yan eh nang sa seminary pa ako eh. Nilagyan ko po. Oh, sundan niyo po kami ha, sa mga nag-aaral diyan ha, sa seryoso mga nag-aaral para hindi po kayo maligaw. Ayan po ha, yung sa taas po, yan po ay part ng Dead Sea Scroll or Dead Sea Scrolls or Isaiah Scroll. Ay yan po nilagyan ko ng dalawang circle. Although hindi po yan part ng text, pero pag ginamit yan ng scribe sa Dead Sea Scrolls, yan po ay mark. Mm-hmm. Ibig sabihin yan talaga ang itsura ng mark talaga, oh. Parang cross talaga. Oh. Mm-hmm. Tapos yung New American Bible Revised Edition na highly recommended ng mga biblical scholars and Catholic sa mga nagbabasa or gusto mo ng translation na mas malapit sa original. Ayan, makikita po ninyo na yung translation sa English ng New American Bible Revised Edition. And the Lord said to him, pass through the city, through the midst of Jerusalem, and mark an X on the foreheads. Kasi sa ibang mga translations, Father Jai, walang ganyan. Mark lang talaga ang nakalagay. Yung dun sa iba, trace across, parang ganyan. Mm. Pero makikita po natin, kasi yung New American Bible Revised Edition, ginamitan niya ng Dead Sea Scrolls sa Old Testament. Kasi nung time kasi na marami kasi mga translations na Old Testament na nakabatay lang sa Masoretic text. Eh yung Masoretic text na pag-alaman, merong mga errors. Ayan. At ito po, sa ilalim, yung page 5 ng Unlocking the Ancient Hebrew Alphabet Code, makikita po natin yung kahulugan ng tab dyan. Anong sabi, Father Jai? Become one, mark of purity. Mark of purity. Ayan. Then mark of authenticity. Ayan po ha. Makita po ninyo. Ayan. Salamat ba, Brother Benny.
Tanong, sundan natin yung argumento, ha? At ito po, dito po, ito po. Unlocking the ancient Hebrew alphabet code, yung nasa ilalim kanina na pinakita namin sa screen. Dito sa page 5. Mark of purity, mark of authenticity. Authentic. Kung mark ng ni Satanas o ng demonyo yung cross, bakit ginawang marka ng katotohanan? Mark of purity. Mm, purity. Matatawag bang mark of purity at mark of authenticity yun? bakit gagamitin yun sa Bible pag yun pala ang ano, yung tab pala? Kasi yung sa Ezekiel chapter 9 verse 4, kung napapansin mo, lalagyan ng marka ng Diyos yung mga tao sa noo na ililigtas sa kapahamakan. Correct. Yan. So, kung susundan mo ang kanilang argumento, anong lalabas? Parang si Lord at saka yung sinasabi nila ay iisa. Di ba? Parang contradictory. Di ba? Malalang eisegesis yan. Oo. Ayan. Oo. Ito po, sa isang manuscript. Pakita po natin yung ano, yung PC-25 po. Ito, pakita po natin yung PC-25 sa screen. Ayan. Yan po ay nasa Vatican Library. Although, mga Protestant Biblical Scholars, dyan po ay binibigyan nila ng malaking halaga. Third century manuscript po yan, ha? PC-25. Meron siyang parang similarity sa Vaticanus. Kung makikita po ninyo yan, no, nilagyan natin sa ita ng bilog. Meron kayong mababasa yan na basta si Tons Tauron na isinalin ng New Revised Standard Version bilang carry the cross. Kung makikita mo yung nilagyan natin ng ano ng bilog, yan po kung tawagin ay staurogram. Image ni Jesus Christ sa cross. At yan, kung mababasa po yan natin sa Lucas 14:27, yung sinasabi ng Panginoon Jesus na sino mang gustong sumunod sa akin, kailangan pasanin yung cross. O pasanin ng cross. O kung yung cross pala ay sa demonyo, bakit papapasan yun ng Panginoon? At bakit itinuro yun ng Panginoon? Di ba? Ayan. Natingnan po natin, anong ibig sabihin ng staurogram? Pakita po natin, Brother Benny, sa screen yung kahulugan ng staurogram. Ayan po, ha? From Biblical Archaeology. Sabi ng Biblical Archaeology, staurograms serve as the earliest images of Jesus on the cross, predating other Christian crucifixion imagery by 200 years. Ayan. Oh. Pag ayaw nyo sa cross, dapat pala punitin nyo yung manuscript na yan. Correct. Di ba? Sa demonyo pala yung cross, dapat punitin nyo o sunugin mo yung manuscript na yan. Eh, para pala sa mga biblical scholars, napaka-importanting manuscript na yan, eh. Correct. Oo. Kasi binabalikan nila dyan yung original context and text. Mm-mm. And the context of what really yung katotohanan sa mas ibig sabihin na pinag-aaralan nila. Ayan, Father Jai, naka-apat na tayo na akusasyon. Mayroon pa tayong dalawang mga akusasyon na sasagutin, pero magbabalik po tayo. Pahinga tayo ng kaunti. Okay. So, manatili po tayo. Magbabasa po tayo ng mga greetings dyan. Okay. Sige, basa tayo dito. Mula kay Kikiam Dorado, maayong gabi, no? Good evening din sa iyo. Mario, kasama natin si Brother Mario, no? Peñalosa, no? Good evening. God bless Father Jairil and Bro Dwayne, more power pa tag team. At halin, galing kay Lourdes Barrera, good evening Father Jai, magandang gabi po sa inyo. Kay Florma Agana, good evening Father Jairil and Bro Dwayne. Galing kay Jean Dolor, maayong gabi Father Jai, kag Bro Dwayne sa tanan nga nagatutok kag nagasubaybay sang inyo programa. Mayong gabi man, kag kasama din natin dito sa programa si Brother Romel Palma. Good evening Father Jai and Bro Dwayne. God bless sa inyo. Discussion man namo. Nga salamat, no, sa aton nga kaupod man diri, no, kay Brother Romel, no. Kag sa aton dira, no, may ara ka pa dira nga mga kwan? Comment. Dito po sa pathag na page may batiin po natin yung mga nanonood, sina Sister Leticia Duran at saka Brother Agaton Rialfante. Tapos dito si
kasama natin sa ating patag si si seminar ex-seminarian si De Servidad, medyo nag-bass ang audio ni Father Jack. Oh, kanina yung sa umpisa. Tapos si Jonathan Selmar, salamat sa mga CFD. Si Sister Honey Sangkada, God bless patag team. Si Brother Roy Ban, good evening Father and Brother Dwayne. Dito kay Ronaldo Las Piñas Bulataulo, watching from Nueva Vizcaya, Bangbang Region. God bless. Jan Dumabog, Brother Jan Dumabog. Si Pastor Jan ito. Mga kaibigan natin. Good evening, Father Jai and Brother Dwayne. More blessing. Ayan po. Sa mga ano po, sa mga sumusubaybay, patuloy na sumusubaybay, in-encourage po namin kami ni Father Jai na mag-comment po kayo kung ano po yung mga na-learn ninyo dyan sa comment section. Or may mga katanungan kayo. At kayong may time pa kami mamaya, babasahin po natin. Okay po. Sige po, mag-advertise muna. Okay, advertise muna tayo. Manatili po tayo dahil magbabalik kami. Mga palamang butanon tuwi sa ating pagtuluhan, igadulong sa kahanginan. Ini ang paatag. Kaupot ang Arkidiocese ng Capiz. Capiz Archdiocesan Social Action Center ukon Caritas Capiz. Kag ang pukos nga puwersa sa 88.1 Spirit FM Rojas. Ang kamatuuran aton igapalapnag. Paatag. First in the bucket list, ang pagpangita sa manamit na seafood restaurant. Ay, best friend! Wala ka na sang ibang pangakantuan, kundi ang Reese's Grill and Seafood sa Baybay. Magluwas na super namit kit ang mga luto ni Chef Joel. Sigurado, ma-enjoy mo kit ang manaming view sa Baybay dili sa Rojas. Oo, I heard gani. Actually, aragin na siya sa number one restaurant recommendations online. Ti, let's go na! Ano pa ang nahulat niyo, mga best friends? Kato na sa Reese's Grill and Seafood. Agud matilawan ninyo ang kanamit sang seafood ng mga pagkaon. The best nga bulalo kag crispy pata. Kag ang manamit nila, pork barbecue. Sigurado, masulit mo gid ang kato mo sa Rojas. Oras nga matilawan mo ang mga pagkaon sa Reese's Grill and Seafood. Reese's Grill and Seafood. Sa mga luyag mag-order, mahimo magtawag sa 0956-724-4853. Reese's Grill and Seafood. Taste of great seafood. Taste of Rojas City. Reese's Grill and Seafood. Ay, nagagas ang kalibutan. Grabe na ang purisong mo, ha? Ayambot na lang nakasamad na naman ning kuligrig ko. Basi, inalanta ng bakal sang bago. Ang sus, ah. Isa sila nga problema, may solusyon kita nga, tay. Sa mga nagapangita sang nagkalaylay nga farm implements kasubong sang hand tractor, turtle ranger, blower, irrigation pump, nararagsari nga mga makina sa pagpanguma, magkatulang sa Rick's Machineries. Yara na hamtang sa Barangay Lawaan, Rojas City. Ang Rick's Machineries maayo kagpulituman, mag-repair kag mag-maintain sa mga farm implements. Sa mga luyag magbakal kag magpakayo, magtawag lang sa telephone number 621-4139. Rick's Machineries, nagabaligya, nagamaintain, kag nagarepair. Rick's Machineries. Ay, dali na kayo mabakal kag ito sa Rick's Machineries. Di ako kay ikaw mabayad. Rick's Machineries. Sabat sa problema sang kada mangunguma. Rick's Machineries. Mega, may nabalaan ka nga manami nga palamahawan dili sa Pasi? Nagutom na gid ako sa biyahe, bala ah? Ay, sakto ka gid sang gintawgan. Dira ka kadto sa OG Coffee and Chef Secrets Cafe sa Pasi. Nahamtang ang ilang nga cafe sa Barangay sa Blogon Pasi sa luyo lang sang Talipapa. Bao Mega, sigurado gid nya maggustuhan mo ang native cafe sang OG. Kag mga pagkaon, snacks, kag desserts sang Chef Secrets. Magluwas sa madamo sila nga positibo nga reviews online, ako mismo makahambal, the best dira ang ilang nga produkto. Manamit na, barato pa! Ay, tuod ka, Mega!
Ate, sakto gid kay nagacrave ako subong sa blueberry cheesecake. Ay, blueberry cheesecake gali. Ay, bet ko man ang ilang caramel machito. Anano, best seller dira ang caramel macchiato. OG Coffee and Chef Secrets Cafe. OG Coffee, home of native cafe. And Chef Secrets, your go-to cafe in Pasig. Mga palamangkutanon tuoy sa ating pagtuluhan, igadulong sa kahanginan. Ini ang paathag. Kaubot ang Arkidiocese ng Capiz. Capiz Archdiocese Social Action Center ukon Caritas Capiz. Kag ang pugos nga puwersa sa 88.1 Spirit FM Rojas. Ang kamatuoran aton igapalapnan. Paathag. Hello, mga kapatid. Nandito na po kami ulit para sa ika-limang tanong, Brother Dwayne. Okay. Ba't wala tayong video? Okay. Nandun na. Ayan. Okay, panglimang tanong, Father Jai, yung ako sa panglimang akusasyon. No. Sabi nila, okay, parang hindi ako kasali dito kasi hindi ako pare. Sabi daw nila yung celibacy ay aral ng demonyo. Ano masasabi mo doon? Sige. Sa official teaching tayo ng simbahan pupunta ha, para klaro sa ating lahat. Okay? CCC 922. Okay. CCC, Catechism of the Catholic Church, 922, from Apostolic Times, Christian virgins and widows, called by the Lord to cling only to Him with greater freedom of her heart, body, and spirit, have decided with the Church's approval to live in the respective states of virginity or perpetual chastity for the sake of the Kingdom of Heaven. At pupunta pa tayo para klaro talaga sa atin, no, ng teaching ng ating simbahan, CCC 1579. Okay. All the ordained ministers of the Latin Church, with the exception of permanent deacons, are normally chosen from among the men of faith who live a celibate life and who intend to remain celibate for the sake of the Kingdom of Heaven, called to consecrate themselves with a divided heart to the Lord and to the affairs of the Lord. They give themselves entirely to God and to men. Celibacy is a sign of this new life to the service of which the Church's minister is consecrated, accepted with a joyous heart. Celibacy radiantly proclaims the reign of God. Ayan. Ayun, so, klaro. Kung titingnan mo, biblical basis naman talaga kasi mababasa natin yun sa Matthew chapter 19 verses 11 to 12, no? Ang Panginoong Hesus Kristo mismo nagsabi noon. Now, ang isa sa yung talatang pinagbabatayan nila ay sa Jesus na naman itong ginagawa nila. Mm-hmm. Pakita po natin sa screen, Brother Benny, yung 1 Timothy chapter 4 verse 3. Binabasa nila yung first, ayan po ah. Mm-hmm. Ginagamit nila yung Douay Rheims version po. Sabi dito, ikaw na Father Jai magbasa. Now the Spirit manifestly said that in the last times some shall depart from the faith, given heed to the spirits of error and doctrines of devils, speaking lies and hypocrisy and having their conscience seared, forbidden to marry, to abstain from meats which God
hath created to be received with thanksgiving by the faithful and by them that have known the truth. Okay, wag mo munang alisin ba, Brother Benny, ah. Ang makikita mo dyan, doctrines of devils. Mm. So, ayon sa kanila, yung parang madadala ka talaga pag hindi mo pinag-aralan eh. Sabi nila, yung doctrines of devils daw, may dalawang doktrina yon. Mm. Sabi doon, pinagbabawal ang asawa, ang pag-aasawa, at saka abstain. Pag lumayo sa karni. Mm. Ayan. So, para sana, yung daw vow of celibacy ng ninyong mga pare, at saka yung pagdating ng Holy Week, hindi kumakain. Hindi kumakain ng karne. Mm. So tayo daw ang katuparan ng ano ng may nirong doktrina ng mga devils. Ano masasabi mo diyan? Actually no. Celibacy is not a doctrine but it is a tinatawag natin disiplina. Ayan, di ba maliwanag sabi ng doctrines. Doctrine, hindi 'yun yung binasa natin doctrine pero bago siguro na i-apply sa atin. Mm-hmm. Alamin muna nila kung yung celibacy ay doktrina. Or hindi. Diba? Doon pa lang sa simpleng ano eh. Kasi pag nakabasa sila noon ng mga ano, ng mga kunting mga words, parang hahanap sila ng connection doon sa mga bagay na ginagawa natin na hindi naman talaga yun ang ibig sabihin. Mm-hmm. Ayan. So, yan ay katuparan ng ICJC. Jesus, correct. Ayan. Now, tingnan natin ha. Sabi doon, ipinagbabawal ang pag-aasawa. Ang tanong, kayo bang mga pare, pinagbabawalin niyo ang pag-asawa? Hindi kami ngayon kumakasal sa mga... Oo, nagkakasal, di ba? Magkasintahan, di ba? Oo, di ba? Hindi nga, kaya nga hindi pwedeng tumanggap ng katawan ni Kristo yung mga live-in, eh, di ba? Correct. Yung mga kasi dapat ikasal, kasi simbahan, ika... Eh. Ika-limang precepts yan ng simbahan. Oo, kaya nga meron isa sa mga... Seven sacraments natin is yung matrimony, di ba? Yun. Dapat man dapat magpakasal yung magkasintahan yan yung ika-anim na kautusan ng simbahan. So therefore hindi bawal, hindi ipinagbabawal ang pag-asawa. Hindi pinagbabawal. Ayan. First, hindi pinagbabawal. Oh. Pangalawa, hindi siya doktrina kundi disiplina. Ayan. Now, kung pupuntahan natin, yung wag sana sila makalimot na yung 1 Timothy chapter 4 verses 1 to 3 ay sulat niya ni Apostol Pablo kay Timothy. Kung bawal yung celibacy, okay. O dapat lang titingnan natin ha. Kung doktrina ng devils yung celibacy, ang tatamaan dyan, yung nagsulat mismo kay Timothy. Correct, correct. Diba? Sino yan? Si Apostle Paul, in 1 Corinthians chapter 7, verses 7 to 8, wala siyang asawa. Correct. Sinuggest niya na yung mga walang asawa, magpatuloy na lang. Hindi na lang mag-asawa for the kingdom of God. O, ibig sabihin, nagtuturo siya ng aral ng demonyo kung susundan natin. Hindi kasi isa nga siya sa mga apostol ng Panginoon natin, di ba? Oo. Diba? At sa 1 Corinthians chapter 7 verses 32 and 35, mabasa natin diyan na in-encourage niya na so maging katulad niya. Ibig bang sabihin, aral ng demonyo 'yon? Hindi kasi mismong apostol ng Panginoon ang nagtuturo. Ayan. At ito pa. Lalong-lalo na 'yung Panginoon natin, oo, the high priest. Oo. Na hindi rin nag-asawa. Hebrews chapter 7 verse 26. Diba? Hindi siya nag-asawa doon sa Revelation 14:4. Oo. Binigay yung buong sarili para sa pag-serve sa tao ng Diyos. So lalabas, aral ng demonyo ang ano, ang sinabuhay ng Panginoong Hesus kung ganun. Diba? Diba? Lalabas, aral ng demonyo yung sinabuhay ng Panginoong Hesus, susundin nila natin. Kung yun yung kontekstong binibigay nila. Alam mo, pagpasensyahan na natin yung mga nabuhay. Intindihin na lang natin. Unang-una, hindi naman mga scholar sa mga ito. Correct. Tanungin natin yung Protestant Biblical Scholar. Correct. Ano masasabi niya sa celibacy? Kinabihan niya ba ng negatibo? Negatibo? Ito po ang comment ng isang exegete. Pag sinabing exegete, ito ay nagpe-perform ng exegesis. Jesus, yung totoong pag-intindi. Ito po sa aklat na commentary sa 1 Corinthians. Pakita po sa screen yung scholar tungkol sa celibacy. Hindi po yan. Another one. Ayan po. Palirjay ka na magbasa. Sabi yan ni Dr. David A. Garland sa kanyang aklat na commentary sa 1 Corinthians. Sabi niya,
Ano po? Celibacy is the best course only for those who have the gift of celibacy. It is not for every Christian, but the requirement of sexual purity is. Ayan. Yan. Meron bang negative siyang sinabi tungkol? Wala. Best nga yung sinabi niya eh. Oo. Kasi, kasi nga, di doktrina kung di disiplina. Taliwas sa sinabi. Sa iba na yung celibacy aral ng demonyo. Mm. Ayan. So, puntahan natin ulit yung ano, yung sinasabi na sa 1 Timothy. Ibalik natin yung 1 Timothy, Brother Benny. Ayan ah. Ako, kung susundan natin yung argumento, actually, kung susundan natin yung ano, yung manabaw kumbaga, mababaw. Sa, mababaw, manabaw sa aton, mm-hmm. yung mababaw nilang pag-intindi, ako may kilala akong sekta na nagbabawal mag-asawa. Oo. Pag, lalo na pag hindi membro. Hindi membro. Oo, oh, di ba? Bawal yun. Isa, eto nga po na. Paka-explain niya. Sa atin ba, pag ang Katoliko na in love sa born again, sa Baptist, sa Pentecostal, o kahit sa Iglesia ni Cristo. Kahit sa Iglesia ni Cristo. Sige, sabihin yung bawal sa atin. Hindi. Yung, for example, sa Baptist, sa born again, may tinatawag tayo dito sa simbahan natin na mixed marriage. Kinakasal pa rin natin kahit manatiling siyang born again. Ayan. Kasi kung babasahin mo, biblical naman yun. Oo. Tapos, disparity of cult, yung hindi naniniwala na Diyos si Cristo. For example, Iglesia ni Cristo, magpakasal sa Katoliko, tinatawag yan na disparity of cult. Bakit ikakasal siya kahit hindi siya naniniwala kay Kristo. Bakit hindi naman yan? Kaya nga, hindi pinagbabawal ang pagpapakasal sa simbahang Katoliko. Ano natin, liwanagin natin, hindi bawal ang pag-asawa. Yeah, hindi. Gaya ng pinagbibintang sa atin. Yeah. Ayan. So, kung in love kayo sa mga Katoliko, walang problema. Ikakasal pa rin namin kayo. Hindi ito bawal yan eh. Kasi, in 1 Corinthians chapter 7, verses 13 to 15, tatanggapin naman ng Diyos yun kahit hindi siya ano, hindi siya manampalataya. Correct. Pero meron akong alam. Ano? Na kung hindi membro ng kanilang sekta, hindi ka pwedeng ikasal. Ayan. Di ba? Kaya lang, ayaw nating wag na lang. Ayaw nating gayahin yung correct. Pamamaraan ng interpretation. Friends tayo dito. Now, puntahan natin pa yung ibalik po natin sa screen yung ulit yung 1 Timothy. Yung kanina pakita mo, Brother Bini, pakibalik sa screen. May papapansin po natin tayo, may papapansin po tayo doon sa mga nakikinig. Yung 1 Timothy po. Ayan. Yun. Kung nakikita ninyo dyan sa may right side, yung New American Bible Revised Edition, sinasabi dyan, abstinence from foods, hindi meats. Ibig bang sabihin mali yung the wire rims? Hindi po. Kasi po, yung translation po ng yun pong English words na ginamit sa Douay Rheims, Old English. Old English. So, yung Old English po ng foods ay meats. Meats, so. Hindi, actually, titingnan po natin na sa Greek po ng 1 Timothy, pakipakita po sa screen, yung kanina, yung pinakita mo, Brother Binay, yung bromaton at saka yung bromacin. Ayan na. Yung sa 1 Timothy chapter 4, verse 3 po, ang ginamit ay bromaton. Mm. Neuter plural genitive. From the ang root word ay bruma, ibig sabihin food. Ibig sabihin of from foods. Food, so. Tapos yung ginamit yan uli sa Hebrews chapter 13 verse 9, brumasin, neuter plural dative means to for the foods. For the food. Ayan, hindi po siya karne kasi yung karne talaga na literal kriyas yung ang Greek word niya. Ayan. So, doon sila kasi tumatakbo doon sa mga ano, sa mga translations na parang may mabasa ka na ganun. Pag-aralan muna natin bago tayo matake. Kaya nga dapat bumalik tayo sa original text kasi para malaman natin talaga kung ano yung totoo. Ngayon, kung susundan natin na kung hindi pala kumakain ng karne or binagbabawal sa sarili ang parang yung sa ating kalagayan na every Ash Wednesday. Hindi yan bawal na hindi natin doktrina yan na kundi disiplina yan. Disiplina yan na parang pang-alay ba sa dasal natin. Kung yung pinaparatangan nila tayo na kapag hindi tayo muna kumain ng karne, ay aral na ng demonyo, lalabas si Prophet Daniel. Oo, nag-practice din ng aral ng demonyo. O ito, bakit ako sa Daniel chapter 10 verse 2. Sige. Ayan po.
Tatlong linggo na rin akong hindi kumain ng anumang masarap na pagkain. Ni tumikim man lang ng karne. Oh, o alak. Yun. Ayan, nasa counterpart, binigyan po natin ng Septuagint, yung Greek text, yung mabasa ninyo sa red, krias. Krias. Ayan, karne po. Ibig bang sabihin si Prophet Daniel nag-practice ng aral ng demonyo kung yung pagpapasting pala i-include natin na hindi tayo kumain ng karne? Ayan. Ako, hindi natin ito ulit. Okay, thank you, Brother Benia. Ito ulit, ha. Ito ulit. Di ba lagi natin, ha? Hindi, wala tayong bawal na pagkain. Correct. Na. Yung pag-offer natin na hindi muna tayo kumain ng karne. Disiplina yun. Morarily, hindi yung doktrina. Hindi yung doktrina yun. Disiplina. Pero may kilala akong sikta, nagbabawal talaga ng ibang klase ng pagkain. Oo. Yan. Doktrina talaga yan. Doktrina talaga sa kanila. Oh, hindi. Pero yung iba nilang mga kasapi, kumakain din nun kasi masarap daw. Huwag na natin yung chawa. Huwag na lang. Huwag na lang. Huwag na. Okay na lang. Friends tayo dito. Ayan. Kung tatanungin natin yung mga scholars, yung mga nakapag-aral talaga, yung mga protestante, hindi sa atparing natin, ito bang 1 Timothy chapter 1, chapter 4 verses 1 to 3 ay tumutukoy sa atin? Tingnan natin, ha. Tingnan natin po ang yung komentary ng mga sa 1 Timothy protestant scholars. Ayan po, ha. What does 1 Timothy chapter 4 verse 3 mean. Ito pa galing sa BibleRef.com. Mga protestante itong grupo ito, ha. Sabi dito, Gnostics believe that all physical matter is evil. Therefore, the human body, all forms of sexuality and pleasant food were labeled as evil. As a result, the Gnostics rejected marriage. Ayan. Diba? Ang tanong, Katoliko ba ang tinutukoy sa 1 Timothy chapter 4 verse 3? Hindi, Gnostics yung Gnostics. Sinasabi. Ayan. Salamat, Brother Benny. Mm-hmm. Tanong, sino itong mga Gnostics na to? Ito yung mga nagsulat na mga Gospel of Judas. Correct. Gospel of Philip, Gospel of Mary Magdalene. No. Yung mga aklat po na hindi nakasama sa doon sa Bagong Tipan. Ayan. Sa Deuterocanonical Books. Huwag po sana kayong makakalimot na yung mga church fathers, sila ang naging instrumento kung bakit meron tayong Biblia ngayon. Na hindi na isali yung mga Gnostic Gospels. Correct. Oh, di ba? Kasi hinimay-himay nila yan. Naliwas doon sa mga binibintang sa atin na tayo daw yung katuparan yan. Eh, kung titingnan natin may mga alam na mga Protestant Biblical scholars, hindi ka naniniwala na ang katuparan yan ay Catholic Church. Mga Gnostics yun. Mga Gnostics. Oo. Ayan. So, maliwanag na yan, brothers and sisters. Ayan. Ano po, merong dagdag? Siyempre, sabi nga ni San Pablo, dahil sa celibacy yung topic natin, sabi niya nga, ini-encourage niya tayo doon sa unang sulat sa Korinto, 7 hanggang 9, di ba? Na ini-encourage niya na maging katulad niya para mabigay natin ng buo yung ating sarili, no, sa paglilingkod sa Panginoon. Katulad ng pagpapakita ng ating Panginoong Jesus na mismo siya hindi nag-asawa. Oh, kung susundan mo yung mababaw nilang interpretasyon na yung celibacy ay aral ng demonyo. Lalabas, alalahanin mo, 13 sulat ang sinulat ng Pablo. Ibig sabihin, nagbabasa ka ng sulat ng ng demonyo. Aral ng demonyo yung tinataguyo ng aral. At syempre, pinapakita din sa atin na hindi yun doktrina, kundi disiplina. Okay. Puntahan po natin yung pang-anim at panghuling akusasyon. Okay. Yung akusasyon, Father Jai, ito nakakatawa to. Pero totoo to. Ito, lagi itong inaatake sa okay. atin. Tayo doon ng mga Katoliko, bakit daw tayo bumabatay sa ating magisterium? Bakit hindi daw tayo... Kasi dapat daw para malaman natin yung kahulugan ng mga nakasulat sa scripture. Na may katotohanan. Dapat yung Holy Spirit ang mag-guide. Mag-guide. Hindi yung magisterium natin. Tapos yung bintang pa na parang
binibigyan daw natin na mas ng mataas na value yung magisterium kaysa sa scripture. Okay, sagutin natin na. Okay. Sa official teaching tayo ng siyempre ng ating simbahan. Hindi tayo pwedeng lumabas dito kasi pag lumabas tayo dito, Marites na 'yan or Marisol na 'yan. Okay? Sige. Catechism of the Catholic Church number 86. Ayan. Okay. Yet this magisterium is not superior to the word of God. Okay, pause muna ha. So hindi na pala tama yung bintang na binibigyan natin na mas mataas talaga ang magisterium kaysa sa ano. Is not superior to the word of God. Bakit hindi nila alam mo ang ibig sabihin ng superior? Ayan, maliwanag na. Klaro na yun ha. Okay. But is its servant. Ibig sabihin, naglilingkod lang, no, sa Panginoon. It teaches only that has been handed on to it at the divine command and with the help of the Holy Spirit. It listens to this devoutly, guards it with dedication, and expounds it faithfully, all that is proposes for belief as being divinely revealed is drawn from the single deposit of faith. So ibig sabihin yung bintang sa atin na hindi tayo ginagabayan ng Holy Spirit, that is Marites. Marites lang at Marisol. Kaya yung diyan pa lang maliwanag na yung magisterium natin ginagabayan ng Holy Spirit. Holy Spirit. Kasi yung ibinili ng Panginoon talagang magisterium, simbahan niya yung binili niya. Ngayon, ito ha. Sabi ng lahat ng mga umaatake sa atin, iba't ibang pangkat ng pananampalataya. Sabi ng isang grupo, Holy Spirit daw ang gumagabay sa kanilang mga pagkaunawa. Sabi din ng isang isang grupo, Holy Spirit din. Ilan sabi ba? Ng isang grupo din Holy Spirit din. Ah. Pero itong tatlong ito hindi nagkakasundo sa kanilang mga paliwanag. Ilan na yung Holy Spirit? Ang dami, di ba? Ayan. Ngayon, gusto natin ipaliwanag dito na bakit po kailangan sa Catholic Church ang magisterium? Kasi po sa simbahan po, marami pong mga text sa Bible na kailangan talaga i-examine ito. Correct. Kung totoo ba ito? Using exegesis. Mm-hmm. Hindi lang eisegesis. Oh, kasi nakikita mo naman yung kanina yung halimbawa. Yung mga eisegesis na napanood natin yung kanina. Yung figurative. Ginawang, na kahit maging ang mga Protestant biblical scholars. Hindi. Sumasang-ayon. Hindi sumasang-ayon doon. No? Mm. Diba? Now, sa atin, yung church kasi natin, alam yung higher criticism, lower criticism, no, yung biblical criticism. Tapos yung contextual criticism. Ganyan, maraming experts sa ating simbahan. Correct. Ngayon, ito ha. Itong challenge. Kung tunay, ito dito lang sa Pilipinas, sa yung mga matake sa atin. Kung tunay na ginagabayan sila ng Holy Spirit, ito, dati ko pa itong tanong kay Eli Soriano, namatay lang siya, hindi niya na nasagot eh. Totoo ba? Na namatay? Kung totoo na ginagabayan ng Holy Spirit, bakit hindi sila makabasa ng mga manuskrito ng original text? Bakit kailangan mo pang gumamit ng interlinear? Kung totoong ginagabayan ka ng Holy Spirit, bakit hindi kayo makagawa ng sarili ninyong salin? Correct. Oh, yung bintang nyo sa simbahang Katoliko na hindi kami ginagabayan ng Holy Spirit. Bakit yung Catholic Church nakapagsalin ng iba't ibang versions ng Biblia? At kung wala yung from Hebrew, Aramaic at saka ng Greek. At kung wala yung Catholic Church, wala kayong translation. Oo, nakikigamit lang sila. So pag ginamit nila yung translation natin, kasi obvious naman na ginagamit nila at yung bintang nila na hindi tayo ginagabayan ng Holy Spirit, bakit kayo gumagamit ng mga versions na hindi ginabayan ng Holy Spirit? Spirit, correct. O sino ngayon may problema? Baka yung maraming Holy Spirit. Ayan, di ba? Oh. Ngayon, kaya sa Catholic Church, ini-encourage sa'yo na magbasa ng, hindi enough ang magbasa ng Biblia, dapat basahin mo yung mga commentaries. Correct. Kung gusto mo ng, kasi iba sa atin yung Bible sharing, iba yung Bible study. At iba rin yung homily ng pare. Ibahin natin. Iba-iba na yun. So pag Bible study talaga, titingnan, dapat natin tandain na dinidiscourage ng Catholic Church ang tinatawag na
na private interpretation. Kaya nga, isa sa mga in-encourage ng Catholic Church na magbasa ng commentaries ng mga scholars. Ngayon, sabi ng iba, hindi na daw kailangan ng commentaries kasi yung Holy Spirit nga daw. Ngayon, tingnan natin ha. Ito, sulat to ng mga Protestant Biblical Scholars ha. Introduction to Biblical Interpretation, ang mga authors nito, hindi po mga Catholic Biblical Scholar. Mm. Protestante po sila. Hindi ito pepechugin ng mga scholars. Oh. Sabi dito sa page 635, sabi dito ha, anong title? The Role of the Holy Spirit. Ito po sa, kasi meron ditong 14 eh. Basahin natin yung 6, 7 at saka 8. 8, okay. Sa page 635. Page 635. Spiritual devotion on the part of the interpreter is crucial. Mm-hmm. Ayan ha. Number 7, lack of spiritual preparation can hinder correct interpretation. Kailangan talaga na pinag-aaralan mo, pinaghandaan. Hindi ibig sabihin na, ay, bala ng Holy Spirit. baka ibang Holy Spirit, baka spirit na lang. Ayan, ito po, 8. Oh. Ito, pinaka-importante ha. There is no substitute for diligent study. Correct. Ayan. Paano ka makakabigay kung hindi ka nakapag-aral? Ngayon, dito rin sa parehong aklat, dito po sa page 349, ha, anong sabi ng mga Protestant Biblical Scholar dito? Nemon dan kon non dahabet. Tandaan mo, Father Jay, ha, sabi nila, bakit pa daw bumabasa tayo ng Hebrew at saka ng Greek? Bakit daw? Eh, may mga translation naman eh. At yung mga nagsasabi na ayaw ng Hebrew at ng Greek, translation lang, dapat na Holy Spirit na hindi na magisterium. Ito sabi ng mga scholars ninyo ha, doon lalo na doon sa mga hindi yan Katoliko ha, hindi yan Katoliko. Ito, para hindi bias. Doon sa mga kapatid din natin mga Iglesia ni Cristo, makinig ito mga biblical scholars to. Sabi dito, therefore, reliable biblical interpretation. Alam mo kung ano ibig sabihin ng reliable ha? Mm-hmm. Okay. Therefore, reliable biblical interpretation requires careful evaluation of the grammatical nuances of the original language texts of the Hebrew and Aramaic Old Testament and the Greek New Testament. Ideally, every interpreter, yung mga nag-i-interpret ng scripture, should know, dapat ha, these biblical languages required talaga, okay. Hindi pwedeng hindi na kailangan yan. Translation na lang. many grammatical features are apparent only in the original languages. Even the best of translations do not and probably should not bring them out. Example, yung sa John chapter 10 verse 13 na sinasabi ng Panginoon Jesus na I and the Father are one. Na sa Greek ay ego kai ho pater hen es men. Yung word na hen doon, ang katumbas ay one. Kung hindi mo titingnan sa Greek, kita nyo sabi ng iba, Holy Spirit daw nag-guide sila sa kanila. Mm. Pero iba't iba ang interpretation. Doon merong mga nag-interpret na si Kristo daw at saka yung Ama ay isang persona lang. Meron ding nag-interpret na hindi daw yun applicable sa divinity ni Jesus Christ. Oo. Yung oneness doon. Pero pag titingnan mo doon, applicable talaga sa Trinity. Kasi yung kahit yung mga Protestant scholars sa kanilang commentary sa commentary sa Book of John, sinasabi doon na yung word na hen ay yun ay nagpapatunay na yung person ng Father at saka person ng Son ay distinct. Yep. Kasi kung hindi distinct, na kung totoo yung sinasabi ng iba na yung Father at saka yung Son ay isang person namang, dapat sana masculine haze ang ginamit. Kasi tatlo yun eh. Merong neuter hen, masculine haze, at feminine mia sa Greek. Eh ngayon, kung sa English kasi one. Kaya malawak na ano yun na discussion. Pero pag titingnan mo sa Greek, ma-identify mo kaagad kung anong klaseng ginamit doon. Or if it is neuter, or masculine or feminine. Pag kwan kasi broad kasi pag English translation na yung pag tuunan natin ng pansin. Kaya diyan mo ma-appreciate kung bakit may magisterium ang church. Dapat talagang balikan talaga no yung tinuturo ng magisterium, lalong-lalo na nabalikan talaga yung mga original texts. Ito pa. Yung ito pa para maintindihan natin kung bakit may magisterium. Ito po
Yeah, magandang aklat to, ha? Mm-hmm. Aklat to ng isang scholar na si D.H. Williams. Hindi ito katoliko, ha? Dr. D.H. Williams. Ang kanyang pamagat ng aklat, parang katoliko. Tradition, scripture, and interpretation. Parang katoliko nga talaga. Oh, pero hindi siya katoliko, ha? Tingnan natin at basahin natin sa page 26. Ikaw na pabasahin ko, Father Jai. Sige. Page 26 po ng nasabing aklat. Bumili po kayo nito, ha? Maganda to. Ayan. Okay. Yang yellow. Okay. Galing sa tradition, scripture, and interpretation. No? Pahina 26. 26, okay. Reading scripture by the tradition. No matter what theory of biblical inspiration was held, the practice of reading and hearing scripture in the ancient church did not occur without the tradition. Ayan. Diba sinasabi ng iba, walang kwenta daw yung Catholic Church dahil may mga tradisyon pa tayong tinuturo. Eh, ito, scholar ninyo. At hindi yan katoliko. Hindi. Napaka-importante pala sa interpretation ng tradisyon. Yeah, kasi kung walang tradisyon, kulang yung libro lang. Kulang kung Biblia lang. Ayan po. At ito pa po, ha, sana si Brother Benny. Bakit nawala si Brother Benny? Anong dyan? Pakita po natin sa screen yung sinabi ng isang kilalang scholar na si Dr. Del Allison. Anong sabi niya po, Father Jai, ikaw na po, sarapan niya po ang pagbasa. Sabi niya, it's hard to believe in the clarity of scripture in sola scriptura when you know the history of interpretation. Ayan. Sino po yung nagsasalitang yan? Pakibasa po sa ilalim. Dr. Dale C. Allison Jr., Protestant Biblical Scholar. Ayun sa ilalim po. Baka kasi sabihin ng ipipitsugin lang yan, eh. Okay. Dale C. Allison Jr. is a historian whose areas of expertise include the historical Jesus, the Gospel of Matthew, Second Temple Jewish literature, and the history of the interpretation and reception of the Bible. Oh, yan. Ayon sa kanya, kung iintindihan mo mabuti sinabi niya, sapat na ba ang Bible alone? No. Ayan. Mahirap daw sila scripta, magtiwala sa sola scripta when you know the history of interpretation. Correct. Ngayon ang tanong, kanino kayo maniniwala doon sa mga nagsasabing, sa mga protestanting umatake sa atin na sapat na ang Biblia, o dito sa isang protestant scholar na dalubhasa, or yung doon lang kayo maniwala, yung parang sinasabing scholar sila pero hindi naman? Ayan po. Kaya sana po na marami po kayong natutunan sa aming diskusyon ni Father Jirel, at nasagot po, nakadagdag po sa inyong kalaman sa inyong pag-aaral sa ating pananampalataya. God bless us all po. Ano po, mayroon pa ko yung panghuling mensahe sa kanila. So baka may gusto ka pang basahin diyan sa mga messages sa okay, bago tayo magtapos, no? Yung kasama natin dito, yung yeah, isa ring paatag team, no, at ating director, no, dito sa Apologetics, no, si Father Vicente Etek Janko. Hello, watching from Our Lady of the Snows Parish, Dumaro. Magandang gabi po sa inyo, Padre. And of course, no, sa ating taga-subaybay, no, watching from Nueva Vizcaya, Bamban Region 2, God bless, from Ronaldo Las Piñas, Bolo Taulo, no? Kay Jan Dumabok, no? Good evening, Father Jai and Bro Dwayne. More blessing. God bless sa lahat na apologetics sa Pamati Archdiocese of Capiz. So sa lahat ng taga-subaybay natin, mga ka-best friend natin, no? Mga kaalagad sa programa natin dito sa Spirit FM 88.1, patuloy po nating suportahan. Patuloy po tayong manaliksik sa ating pananampalataya para hindi po tayo maloko ng iba. Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po. Good night. Good night po sa inyo.